mo alam. Kakalimutan mo. Anak kita! Anak kita! Pag may nangyari sa'yo, kami unang pakamatay para sa'yo. Naiintindihan mo? Umani ng samot-saring reaksyon ang video ng actress vlogger na si Toni Fowler, kung saan makikita ang pagdidisiplina niya sa kapatid ni Papi Galang na si Payi Galang. Hindi lingid sa marami na itinuturing na bilang kapamilya at anak ni Toni ang nakababatang kapatid ni Papi Galang at maganda ang relasyon ng mga ito. Sa katunayan ay pinagdiwang pa lamang nila ang dibo ni Payi nitong August at naging madamdamin ang mensahe ni Toni sa kanya kasabay ang isang kotse na regalo nito. Parte ng mensahe ni Toni kay Payi, "Laging nagtatrabaho si Mami para mabigay ko yung magandang buhay para sa inyo." Ngunit ngayon nga ay tila hindi na napigilang disiplinahin ni Toni si Payi dahil sa ilang rason na hindi na umano kayang palagpasin pa ng actress-vlogger. Una dito ay nagturuan umano ni Payi na magsinungaling si Tyrone niya tungkol sa nangyari sa kanila sa elevator habang kasamang ilan pang mga bata sa kanilang pamilya. Kwento ni Tyrone niya, itinulak umano si Payi ng isang foreigner dahil agad umano itong pumasok sa elevator nang hindi pa nakakalabas ang naturang foreigner. Hindi ito ikinatuwa nila Toni at Mama Marie dahil hindi umano maganda ang nangyari na maaaring kinapahamak ng mga batang kasama nito. Lalo pang uminit ang ulo ni Toni dahil 3 linggo na umano nakakalipas bago nila nalaman ang nangyari. Maliban dito ay sinabay na rin ni Toni ang ginagawa ni Payi na ani ay pinalalagpas lang umano niya, ngunit sumusobra na raw talaga ito. Nagpapatulog daw kasi si Payi ng tomboy sa kwarto niya kung saan magkatabi sila sa kama habang iniwang mag-isa si Papi sa kwarto nito. Pinasasamahan kasi ni Toni si Papi kay Payi sa kwarto dahil matatanda ang kapapanganak lamang nito at kailangan pa ng alalay. Kaya hindi na nga ito pinalagpas pa ni Toni dahil ilang araw ng araw itong ginagawa ni Payi at tila kinukonsinte lamang ni Papi. Kaya naman nagpaalam siya kay Papi na siya na raw ang magdidisiplina sa kapatid nito at pinapili niya si Payi kung nalayas ito o bubugbugin niya bilang disiplina. Ngunit dahil ayaw umalis ni Payi ay pinatayo niya ito at makailang beses na sinampal na maririnig sa video. Mga pahayag ni Toni, "Napakalandi mo. Wala kang respeto. Hahayaan kitang matulog doon na may kasamang iba? Pinagbigyan kayo ah. Sunod-sunod. Pinagsinungaling mo sila. Gusto mong maglihim mga yan? Pinaprotektahan ka namin, Payi. Pinapabayaan mo sarili mo. Wala kang respeto eh. Hindi ka nag-iisip. Sanay ka na walang magulang. Lason ka. Lason ng ganyang ugali. Ate ka. Tandaan mo yan. May isa ka pang role dito. Hindi mo alam? Nakalimutan mo? Anak kita. Kaya pag may nangyari sa'yo, sabihin mo. Magtanda ka." Matapos ang ilang minuto ay kumalmang sitwasyon at doon niyakap ni Toni si Payi habang umiiyak at ipinapaliwanag kung bakit niya ito kailangang disiplinahin. Sa kabilang dako, bagamat iniisip ni Toni ang para sa ikabubuti ni Payi, may ilang netizens pa rin na hindi nagustuhan ang pagdidisiplina na ginawa nito. Ayon sa ilan, may pagdidisiplina naman umano na hindi kailangang saktan physically at hindi kailangang gayahin ang pagdidisiplina ng matatanda noon. Ipinaliwanag kasi ni Toni na ganun daw ang pagdidisiplina ang ginawa sa kanila noon na kahit ayaw niyang gawin kay Payi, ngunit para sa kanya itila yun na lang umanong natatanging paraan upang magtanda ito dahil hindi na raw ito nadadala sa simpleng sermon lang. Gayunpaman, umani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens at hati ang naging opinion nila tungkol dito.